Welcome back mga ka-DIY. For today's video, gagawa tayo ng pinaka-easy na backup power generator. So kung ito, nakikita nyo, ayan no, backup UPS. Ito ay isang lumang UPS, which is nabili ko kay Sir Bong. Ayan no, tingnan nyo, lumang-luma na siya mga ka-DIY. Pero working naman siya, sabi ni Sir Bong. So, ang output niya is nasa 300 watts mga ka-DIY. So, ito, ayan. Ayan yung likod niya. So, dito yung AC output. Dito yung AC charging. Tapos, ayan, yung mga iba niya pang connection. Tapos, pwede mong iset kung anong volts. So, dun tayo sa pinakamataas kasi 220 sa bahay. So, ang problema dito sa old UPS na to is yung battery, which is yung lead acid. Usually, bumibigay naman talaga yung mga lead acid eh. Kasi tingnan mo, madilaw na, lumang-luma na to. So, para gawin natin to is madali lang. Yung mga UPS kasi mga ka-DIY is may built-in na inverter. So, para mapakinabangan natin siya as backup generator, papalitan lang natin yung lead acid na battery na yun. Ayan o. So, tinanggal ko na yung screw mga ka-DIY. Ayan. As pag binuksan mo yan, ayan, wala na rin yung battery. Kasi tinanggal ko na rin. Ayan o. Diyan yung nakalagay. Ay, nabili ko pala siya. Wala ng battery. Tinanggal na ni sir. Tapos, ayan mga ka-DIY, may butas. Kasi nilagyan na to ng external power source ni Sir Bong before. Bago niya binenta. Nabili ko pala siya 500 mga ka-DIY. Tapos ulitin ko 300 watts yung AC output capacity niya. So kung familiar na kayo sa mga dati nating video, alam nyo na kung ano to. So, meron ako ditong lithium iron phosphate battery pack. So, ilan ba to? 4S3P. So, nasa 18 amp hour to mga ka-DIY. Tapos, ayan, may BMS siya. Tapos, dito yung output. Check nyo lang tong link kung gusto nyong malaman kung paano natin to ginawa. Marami na tayong mga previous video mga ka-DIY tungkol sa battery pack. So, since wala na tong lead acid, ang gagawin natin is ipapalit natin tong battery pack natin, di ba? Ganun lang kadali. Meron ka ng backup power generator mga ka-DIY. Ayan o. Tapos, ito yung connection ng battery. So, lalagyan ko lang to ng XT60 connector. Ito. Para i-connect yung battery. Ayan. Meron ka ng backup generator. Tapos, mga ka-DIY, alam nyo ba, pwede rin natin itong gawing solar generator. Gagamit lang tayo nito. Yung solar charge controller. Alam nyo na rin kung paano gamitin to. Kasi sa free previous video natin, ayan, yung link na to is pinakita ko na yung paano i-set up to mga ka-DIY. Pero sa ngayon kasi, hindi ko siya gagamitin as solar generator. Gagamitin ko siya as backup power generator lang. So, itatry ko siya i-charge gamit yung AC connection niya sa likod. Ito. Kasi actually mga ka-DIY, pwede niyang i-charge yung battery sa loob gamit yung AC. Kasi nga, UPS siya. UPS, uninterrupted power supply. Pero yung design ng circuit nito is pang lead acid. So, susubukan natin if kaya ba niya i-charge itong lithium natin. Kasi, iba kasi yung battery chemistry ng lithium kesa sa lead acid mga ka-DIY. So, ngayon, hindi ko pa siya na-test. Gumawa lang ako ng battery pack. Ikabit ko naman yung XT60 connector. Ayan o. Sana mabuhay siya mga ka-DIY. So, hinang muna mga ka-DIY, tapos isang pack natin to, tapos try natin i-power on kung gagana. Tinanggal ko na rin pala yung mga screw niya mga ka-DIY. So, tanggalin natin. So, mga ka-DIY, makikita nyo yung pinakamalaking part ng UPS natin is yung transformer siya. So, yung mga demotor katulad ng AC fan, kayang-kaya nito yan. Kasi meron tayong malaking transformer. So, low frequency devices kaya niya. Tapos, ito na mismo yung circuit board niya. Yan. Ngayon, mga ka-DIY, ito yung wire na kailangan natin ikabit yung XT60 connector. So, nod lang kayo, hinangin ko mga ka-DIY.
So, ayan mga ka-DIY, nahinang ko na yung XT60. Ang technique nga pala pag naghihinang kayo ng XT60, medyo nakakautal. Siguraduhin nyo lang na mainit yung soldering iron nyo para paglapat dyan. Kasi kailangan mainit talaga para dumikit yung soldering lead sa XT60 connector. So, ayan. Yung positive ko is ito yung medyo may umbok. Ay, may kurba. Ayan o. Ayan. Kurba yung may positive. So, okay na to. Lagyan ko lang ng insulation para sigurado na wala tayong maso-short mga ka-DIY. Mga ka-DIY, yung ito nga pala kapag gagawin mo siyang solar generator, maglalagay na lang ako ng, ayan, sa screen ng wiring diagram kung gusto niyo siya gawing solar generator. Kung ako kasi, di ba nga, nabanggit ko, gagawin ko lang siya as backup generator kasi itatry ko i-charge siya using AC, pero pwede rin naman siyang solar generator. Gagamitan nyo lang ng additional nga na device yung solar charge controller. Maglalagay na lang ako ng wiring connection mga ka-DIY para kung yun yung gusto nyo gawin sa lumang UPS. So 500 pesos lang yan ha. Tapos yung battery pack natin, papalitan mo lang, meron ka ng backup power generator. So sobrang dali lang mga ka-DIY. Meron ka na AC powered output na generator kapag nagkaroon ng brownout, diba? Ready na mga ka-DIY. So, ayun. Yan, insulated na, sure na na walang maso-short. Tapos i-connect na natin sa ating battery. Ipwesto ko lang yung battery mga ka-DIY. Yan. Swak yung 4S3P na battery pack. Sakto na yan kasi sinukat ko kung ilan yung kakasya tsaka maganda kasi gusto ko i-maximize yung battery space eh. Usually kasi yung mga UPS ka-DIY mga 30 minutes lang yan nabubuhay 50. Etong backup power natin since mas malaki yung battery capacity natin, mas matagal natin magagamit mga ka-DIY. So ayan, kaya backup power na siya, hindi na siya as UPS lang kasi mas matagal natin siya magagamit, more than 2 hours. So, ayan. Wala namang umusok mga ka-DIY. Ayan, nakabit natin. I-screw ko muna mga ka-DIY itong ito, tsaka yung cover para safe. Kasi medyo ang hirap din eh. Then, i-test natin mga ka-DIY kung mabubuhay siya. So, ayan mga ka-DIY, nakabit na natin yung bagong battery, na-screw na rin natin, na-secured na natin yung battery. So, try natin i-power on mga ka-DIY kung mabubuhay siya.
Op, hindi na buhay, mga ka-DIY. Ay, ito pa pala, mga ka-DIY. Yun. Umilaw, mga ka-DIY. So, ngayon, kuha lang ako ng multi-tester. I-test natin yung voltage niya, mga ka-DIY. Kung merong AC output dun sa likod, mga ka-DIY, testingin natin. So, ayan na, umiilaw, mga ka-DIY. So, gumagana yung connection ng battery natin sa inverter. So, ngayon, i-test natin yung AC output natin ito. So, ayan mga ka-DIY, meron tayong multi-tester. I-set natin sa voltage, tsaka AC. Nakikita nyo ba? AC, yan, AC. Tapos, try natin ito. Ito yung AC output niya na galing sa battery. So, ito. Itong isa kasi, wala tong connection sa battery. So, ito lang, tatlong output na to. So, i-measure natin kung may makukuha ba tayong AC voltage, mga ka-DIY. O, yun! 220 volts, mga ka-DIY, 223. Pailawin natin, makikita nyo ba? Ayan, 223. Yun yung una. Yung pangalawa, mga ka-DIY. Tingnan natin. 220 din. Yan, ayos. Yung pangatlo. O, ayan. So working, mga ka-DIY, meron na tayong backup generator. So yung backup generator battery capacity natin is 18 amp hour. Tapos yung output AC niya up to 300 watts. So kung meron kang 50 watts na laptop, mga 3 to 4 hours magagamit mo. Dahil mas malaki yung battery natin, mga ka-DIY. Siya nga pala, iba kasi yung saksakan nito. Hindi mo masasaksak yung laptop mo dyan. Ayan, oh. O kaya AC pa, hindi mo masasaksak kasi mas maliit. Kailangan mo nito yung adapter. So, nabili ko lang din to online. Ayan, oh. Iko-convert niya dito. From dito. So, saksak lang natin. Kaso kakain siya ng space, so dalawa lang yung magagamit ko. Pero okay lang, mga ka-DIY. Ang main purpose naman nito is sa laptop ko siya is gagamitin. So, kapag nag-brown out, may magagamit akong backup power sa laptop. So, ayan. Kunin ko yung laptop, mga ka-DIY. Try natin kung gagana. So, ayan mga ka-DIY. Nakasaksak yung UPS natin sa outlet. So, gumagana naman yung AC outlet niya. Kasi, tingnan mo. Ayan, buhay natin yung ano natin, multi-tester, 247, galing sa AC yan, o yan o. Tapos, gumagana siya, charging ang ating laptop mga ka-DIY. Yan, charging. Ngayon, patayin natin yung source. Off. Kumik-in yung inverter ni UPS, 222 volts mga ka-DIY. Buhay siya. So, hindi lang UPS ang meron tayo ngayon. Backup power. Kasi 3 to 4 hours ko to magagamit. Kasi kung UPS to, 30 minutes lang yan, mga ka-DIY. So, ayan. Charging, mga ka-DIY. So, sulit. Yung ating backup power generator na UPS din, mga ka-DIY. So, yun lang. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel.